po, Madam Senator, pati pong Governor, kay Mayor Nenya. Ito po mga local media from Quezon Province. Karoon po lang kayo bagay niya gusto kita ng sa inyo, ma'am. Magandang umaga po. Yes, magandang umaga po at inyo lahat na malapit ng takdilan. Mga gabing ko yung mga bagat sa ibaba. Pero tontuwa ako makapili kayo lahat. Kasama natin ang tatlong mayor natin. Hindi lang si Mayor RJ, Mayor Orlan. And Mayor Wagan. Kaya kung sa'yo pinagkatos tayo dito, higit sa lahat. Escorted na naman ako door to door ni Governor Helen Tan na sumakay pa at na-hijack ko sa helicopter mula kapit Sariay. So, tuwa naman ako na makapunta dito sa Quezon. Tinatanong nila sa akin kung bakit alin na alin ako hanggang Pulilo Island na maabot ako dito sa Quezon. Samantalang bumbog sarado na kami sa talo dito. Parati nga ako na binibiro na bugbog sarado na kami ni Bongbong dito sa talo tuwing na eleksyon, talo na naman kami. Pero naniniwala ko pag may tsaga, may hilaga at kinakailangan lang siguro balik-balikan na kulang kami sa pagbibigay ng diin at pansin sa taga-Quezon. Kasi hindi namin nabibisikan ng lagi, kaya dinadalas-dalasan ko yung pagpunta nito. Masaya naman, kanina nakatulong tayo sa mga isang kalahating libo na mag-aaral. At kanina, doon sa Sariaya, doon naman sa mga magsasaka doon sa rice assistant, natitig 5,000. Actually, tinitignan ko lamang kung talagang natatanggapak nabibigay kasi matindi ang labanan tungkol dyan para sa tulong sa rice subsidy. At mukhang nabibigay naman, pero kung minsan kulang-kulang at hindi kompleto yung mga listahan ng mga magsasaka ng palay. So, i-update natin yun. So, first question po, Madam Senator, si Ace Fernandez from Spirit FM, Lucena. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Yes, magandang umaga. Sa kalangayon po ng panahon, bukod sa pagpasok ni Chedeng, ay nagbabantang pumutok ang Mayong Ataal. Naghahanda na ang mga ahensya ng gobyerno na maparating ng tulong sa mga naapektuhan. Ilang mababatas po. Napapanahon na rin ba ang sa batas ang panukal ng Department of Resiliency? Yes, matagal po na yan sinasabi dahil yung meron ngayon ay yung National Coordinating Council lang ng Disaster Management. Pag narinig po yung salitang coordinating sa pamahalaan, ibig sabihin kagad doon, walang kapangyarihan. Talagang kumakakot na lang sila sa iba't ibang department at nakikisuyo. Eh, ang gusto ko sana, directly under the office of the President, at ang usapan namin ni Pangulo, huwag na muna department, dahil baka maubos naman sa sahod ng mga USEC, ASEC at iba pang official, eh, mag-umisa muna bilang ahensya sa ilalim ng office of the President. So yun talaga ang inaasahan natin. Maliban pa sa pinagta mo, meron pa yung El Nino na hindi pa rin pumapasok samantalang na yung bagyo na at talihin niyang kasunod. Kaya hindi talaga maganda ang panahon sa ngayon. Maraming salamat. Ma'am, kahapon po may statement si Bibi Sara, directed. Kayo daw po yung behind sa kanyang pagtakbo. Bilang kayo yung sinasabi na mind behind the unity team. So, unity team. Ano po masasabi niyo doon? Totoo lahat ng sinabi ni Vice President Sara. Subalit hindi ko na inisip na ang kinit pa o pag-usapan pa dahil ang mahalaga nanalo naman ang dalawa na malalapit sa akin, ang aking kapatid at ang kinakapatid ko ng tuturing si Inday Sara. Nagbabadali yata kayo, ma'am? Good morning po, Senador Palagabag po, Governor. Ang tanong ko po ay, paano po tatakbo ang Nutribank program? Kasi po ako yung Nutribank baby noong dekada 70s at 80s. Sabihin ko na yung totoo, nag-umpisa to dahil nag-blockbuster yung pelikulang Made in Malacanang. Personal ko munang ginagastosan yung kinita sa ticket doon sa Made in Malacanang at saka Martyr or Murderer. Eh, sa awa ng Diyos naman, kumita. Eh, binili ko ng mga Nutribag.
at Nutribox. Kasi nag-level up na yung gutom sa atin ngayon ay nag-uumpisa sa mga teenage pregnancy, pagkatapos yung mga baby, mismo yung mga baby, mula 0 hanggang 1,000. Hindi kaya lahat Nutribal eh. Kailangan yung iba parang lugaw, arroz caldo, yung ginawa dito, champurado eh. Kaya masarap. Para yun. Dahil dahil dito, maraming mga LGU na sumasabi, kasulad ni Governor Helen, na interesado rin at talagang puspusan rin nagbibigay ng budget para sa ating mga malnourished. Kasi lumulobo to, nakaka-nervyos. Nasa 30% na ng kabataang Pilipino ang may brain stunting. Nakakatakot po yun, parang Africa na tayo. At saka yung teenage pregnancy, nasa 10%. Masyado nang matataas ito at nakakanervyos. Tinuturing economic problem na hindi na health problem ng World Bank. Another question po from Camis Les from Radio Pilipinas. Morning po. Opo. Ma'am, you're giving 5 million po to Isha for Mayor. Saan po nila gagamitin dapat yun? Eh hindi, pagkukonsulta ka pa yung mga yan, pero may mga idea na yan. O sige, Mayor RJ. Sa Dolores po, pantagat na po sana namin yun para mapaumpisa yung building na namin yung kolehiyo. Ay, pero yung kolehiyo agriculture. Apo? Kailangan agri. Pwede na lang po. Okay, kapag hindi agri, dali ako eh. Sa San Antonio na po, pwede po sa Lido. Oo, tama. Ang klase? Ay, sa Pilipere po. Tulong po sa mga hotel. Very parang ito. Stocking. Kasi libre yun. Awas pa yun sa 5 million. Pudihan mo na lang ako. Kasi yung DA, obligado mag-restock. Kung maraming baboyan dyan sa San Antonio, dapat mag-restock. Pink na kayo. Red or pink pa rin ang San Antonio. Pink na pala eh. O di pwede na mag-restock. Ako naman po, siguro ma'am dito sa 5 million nyo, matutuloy na yung aking pinapangarap na magkameron dito ng testa, ng training center. At isa pa ma'am, iano ko na pwede bang kopyahin ko yung inyo nga na. Pero inalagay ko pa rin pangalan ng inyo. Pakopyahin ko po ha. Meron po maliit din eh. Pero maganda ko yung maliit eh. Oh, kaya nga mas malaki. Ayun, kaya umiingit po ko na pakopyahin ko. Yun lang po. Maraming salamat po, Madam Senator, and that is our press conference. Thank you very much. Thank you po. Makapili kayong lahat at huwag sana tamaan ng bagyo. At ako, yung project na 5 million each, yung agri tayo dyan. Nag-ibaling ako sa Sariaya kay Mayor Marcy. So, yun. Ang gusto natin, ibigay yan sa agriculture. Ang tawag ko, agri tayo dyan. Basta kayo na lang magsabi, agri kami dyan. Salamat! Thank you! Mabuhay ang Quezon!